Shoutout mga anime lovers! Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Terraformers Season 2 Part 4. At kung gusto mong mapanood ang Season 1 ay hanapin lang ito sa playlist sa ating channel. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para maa-maa chup-chup. Nag-abot si Joseph ng gamot para kay Alex dahil sa tinamon nitong pinsala nang sipain siya ng Terraformer, at nang dahil din sa gamot ay bumuti na rin ang pakiramdam ni Yeko. Nang maramdaman ng mga Terraformers na malakas si Joseph ay sabay-sabay na silang sumugod, pero kumpiyansa sa kakayahan si Joseph na agad na nahiwa ang isang ipis. Kahit na mag-isa lang ang number 1 warrior ay hindi ito natatakot sa napakaraming Terraformers, pagkatapos ay sumakay sila sa sasakyan at sumugod pa sa mga kalaban. Pinagpapas lang niya lahat ng humarang sa sasakyan nila hanggang sa makahabol sila sa sinasakyan nila Michelle, habang humahabol pa rin sa likod ang mga ipis. Nagawa ni Joseph na mapalanding ang sasakyan niya sa loob ng sasakyan ni Bao, at kahit na nakaharap si Bao sa number 1 warrior sa planetang Mars ay porsigido pa rin siyang magawa ang misyon. Habang naglalaban ng dalawa ay sinusugod sila ng mga ipis pero wala silang pakialam, nang bitawan ni Joseph ang espada niya na kinuha naman ni Bao. Nagtaka sila Michelle sa ginawa ni Joseph nang biglang tirahin si Bao ng hybrid na Terraformer. Kailangan ni Bao na makainom ng gamot kaya naman balak niyang sipain palabas si Michelle para ma-distract ang mga kalaban niya, pero napupuno na sa kanya si Joseph kaya tinapos na siya ng number 1 warrior, saka ni-rape ng mga ipis. Binigyan ni Yeko sila Michelle at his Amaro ng gamot para magsilbing first aid sa mga pinsala sa mga katawan nila, nang ibahagi ni Joseph na nahanap niya daw ang mga bida dahil sa mabahong amoy na nagmula sa kapangyarihan ni Yeko. Kumpiyansa si Joseph na mapagtatagumpayan nila ang misyon dahil kapag nakauwi na daw sila sa Earth ay nais niyang pakasalan si Michelle na ikinagulat ng lahat. Akala ni Michelle ay nagbibiro lang si Joseph pero ipinahayag ng binata kung gaano siya kaseryoso sa mga plano niya. Hindi makaangal si Michelle dahil sa utang nila ang mga buhay nila kay Joseph, kaya sinabi na lang ni Michelle na bibigyan niya na lang daw si Joseph ng magandang spot sa listahan ng mga may gusto sa kanya, na labis na ikinatuwa ni Joseph. Nang malaman naman ng Division 4 na nawala sa mapa si Bao ay binalak nila na sundan ito. Samantala naramdaman naman ni Wolf ang pag-alis ng mga tauhan ni Leo, na siyang hudyat para simulan na nila ang misyon, nang biglang dumating si Bao sa lugar na kinaroroonan nila. Kinalaban ni Marco si Bao hanggang sa mabali niya ang leeg nito, nang meron pang isang Bao sa likod niya na ginawang hostage si Peggy. Nagpalabas ng panusok si Peggy sa likod saka tumakbo na sila papunta sa loob ng spaceship, habang si Marcos naman ang haharap mag-isa kay Bao. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli ng hybrid si Peggy saka itinapon sa maraming mga ipis. Habang tumatakbo ay napakalakas ng hangin, at dahil pala ito sa mga Terraformers na itinataboy ang natitira pang mga lason sa lugar gamit ang mga pakpak nila. Sinubukan din kunin ng hybrid si Amelia pero dahil sa kapangyarihan niya ay nagawa niyang makaiwas sa unang atake. Gumamit pa ng malaking net ng spaceship si Bao at saka nataman na naman siya ng hybrid na may water pump na siyang ikinasawi niya, pero hindi nauubos si Bao dahil marami pala siya. Nakapasok na sa loob ng spaceship sila KG at dahil sa lason sa paligid ay 15 minutes lang ang itatagal ng mga katawan nila sa loob. Nakapasok na rin pala sa loob ang hybrid at nagawa pa nito na maputol ang isang kamay ng boksingerong crew dahil sa pambihirang bilis nito, pero balak pa rin magpaiwan ni KG dahil siya lang ang may kakayahan lumaban sa mga kasama niyang mga engineer. Nang magsarado ang pinto ay naiwan ng dalawa, at nang makita ni KG na nahihilo na ang hybrid dahil sa tinamaan niya ito ng jab kanina ay sinamantala niya ang pagkakataon para masuntok sa pagmumukha na siyang puminsala sa katawan ng hybrid. Samantala sa labas ay kinakalaban pa rin ni Marcos ang tatlong Bao, nang alukin siya nito na sumuko na lang dahil may paparating pa daw silang battleship, at saka meron pa silang bacteria type na si Hong na kapang inactivate ang powers ay maaari silang mapaslang sa isang iglap dahil wala silang suot na mask at suit kagaya ni Bao. Dagdag pa ni Bao na may kakayahan daw siya na magpadami ng kusa dahil sa mosaic surgery niya, kaya kahit siya daw ay hindi alam kung ilan ang bilang niya sa planetang Mars, kaya wala daw pag-asang manalo ang grupo nila Marcos. Nagkunwaring sisuko na si Marcos nang biglang hampasin nito ang isang Bao. Saka pinagbabaril pa siya ng dalawa pero nakakounter ni Marcos ang mga bala dahil sa talas ng paningin, hanggang sa tuluyan na niyang matalo ang dalawa pang Bao. Sa loob naman ng spaceship ay inutusan ng isa pang Bao si Hong na gamitin na lang ang kapangyarihan ng dalaga para mapaslang lahat ng mga intruder. Samantala ang grupo ng mga engineer ay hindi makapasok papunta sa control room, kaya naman naghanap muna sila ng mga protective suit at mask para makatagal pa sila sa loob ng spaceship. At nakita na doon din pala nagpapadami si Bao. Mapapansin naman na nagdadalawang isip si Hong na paslangin ang mga kapwa nila tao kaya binigyan siya ng motivational slap ni Bao dahil sa kapag nagtagumpay sa plano nila ang mga taga Division 1 at 2 na kontakin at ipaalam sa Earth ang ginawa nilang pagtatraidor ay katapusan na nila pati ang mga pamilya nila sa Earth. Napatubo na ni KG ang isa pa niyang kamay at saka narinig nila na nagsasalita ang hybrid na Terraformer na tila ba sinasabihan ng napakaraming mga kauri nito sa labas tungkol sa sitwasyon sa loob ng spaceship.
Nagulat ang grupo ng mga engineer nang makita na naunahan sila ng mga ipis saka pinagsisira pa ng mga ito ang mga natitira pang mga suit at mask kaya naman wala na silang magagamit. Nagtakbuhan ng mga engineer, saka nagmamadali naman na nagpunta ang mga terraformer Kila Home para paslangin ang dalaga dahil sa mapanganib na kapangyarihan nito. Sinusubukan na protektahan ni Bao ang kasama pero natusok siya sa likod dahil isa pala itong hybrid, kaya tinulungan siya ng dalaga. Dahil sa nabutas ang suit ni Bao ay mas lalong ayaw na nagamitin ni Hong ang kapangyarihan dahil pati si Bao ay mamamatay. Nang hindi na makagalaw si Bao ay dumating naman si KG saka pinalubog ang isang ipis, at ang isa naman ay pinatumba ng invisible woman pero kailangan maghubad na si Shi. Pero sa kabila ng pagiging invisible ni Shi ay nakikita pa rin siya ni KG, kaya inutusan niya na magsuot ng damit ang babae. Nang dahil sa kalaban nila KG ang mga traidor ay inaatake siya ni Shi, pero dahil sa gentleman ang boksingero ay ayaw niyang patulan ang babae kahit nabugbugin siya nito. At sa sobrang inis naman ni Shi ay pinisil niya na lang ang itlog ni KG. Papaalis na sana si Shi pero patuloy pa rin na bumabangon si KG, kahit na paulit-ulit din siyang binubugbog ni Shi. Habang nililibang ni KG ang mga traidor sa labas ay sinamantala ito ng mga engineer para makapunta sa loob ng control room gamit ang powers ni Erica na kagaya ng sa isang gecko. Sa sasakyan naman ay iniwan ni Joseph ang mga kasama dahil balak niyang hanapin sila Leo para bigyan ng leksyon ng pinuno ng mga traidor. Habang ang lahat ng mga terraformer naman ay nagsasagawa ng malawakang pag-atake sa lahat ng mga crew. 6 na minuto na lang ang natitira bago tuluyang malason ang mga katawan nila, kaya nagmamadali na ang mga engineer na mahack ang system ng spaceship para makontakt na nila ang Earth. Malapit na sana nilang mahack ang system ng spaceship, pero may terraformer na rin pala sa loob ng control room na sinuntok ang screen, kaya nalaman na rin nila Shi na nasa loob na pala ang mga engineer. Agad naman na pumasok si KG para iligtas ang mga kasamang engineer, at kahit nakalaban si Hong ay niligtas pa rin ng boksingero ang buhay niya. May 3 minuto na lang ang mga engineer pero dahil sa nangyari ay kinakailangan ulit nila na simulan sa umpisa ang panghahak. Nang dahil sa nanganganib ang buhay ng mga engineer ay sinuntok ni KG ang sahig, dahil plano sana ng mga engineer na manatili sa itaas gamit ang sapot pero hindi ito umubra at nasama sila sa nahulog. At dahil dito ay malabo na na maisagawa nila ang misyon. Napilitan naman magtulungan sila Shi at KG dahil sa kahit na anong suntok ang gawin nila dito ay hindi pa rin nila ito matalo. Nang atakihin ulit ng hybrid si Hong, ay pinigilan nito nila KG at Shi, pero nakalaban pa rin ang ipis, at habang pinagsusuntok nito ang babae ay ginawa lang itong Netflix ni KG. Tumigil na ang ipis sa pagsuntok sa pag-aakala na patay na si Shi, nang gamitin na ni KG ang lahat ng pwersa niya habang nakaalalay si Shi sa kabila, at dahil dito ay nagawa na rin nilang matalo ang hybrid pero bagsak na rin silang dalawa. Natapos na ang 15 minuto at nabigo ang mga engineer na mahack ang system. Mabuti na lang ay naiwan pala sa itaas si Amelia at sa kabila ng laso na unti-unti nang pumapatay sa katawan nila ay nagagawa pa rin ni Amelia na makatagal sa tulong ng surgery powers niya na isang narwhal dahil kaya niyang ay shutdown ang ilan sa mga organs niya na hindi niya ginagamit maliban sa mga daliri, utak at mata nito na kailangan sa misyon. Nakakonek lang sila ng 10 segundo sa Earth at dahil sa nanghihina na rin si Amelia ay hindi niya nasabi ang pagtatraidor ng Division 4. Habang nasa gitna ng labanan ay narinig nila Hisamaru na kumonekta na ang communication device nila sa Earth at kinabahan naman ng todo si Leo nang malaman ito. May lumalapit na rin na ipis kay Amelia nang dumating sila Jared at Marcos at kailangan na nilang magmadali dahil sa paparating na sa loob ang napakaraming mga terraformers. Tagumpay na na-rescue nila Jared ang mga kasama at saka binigyan daw sila ng mga antidote ni Hong kaya nakaligtas sa laso ng mga engineer, samantala ang spaceship nila ay tuluyan na nanakuha ng mga terraformers. Nagsisisi si Amelia dahil sa hindi niya nasabi sa radyo ang dapat sabihin, pero nalaman niya kay Kumachi na nasabi daw nila Hisamaru at Michelle ang report sa German branch office sa Earth. Nalaman din nila na walang masyadong alam si Hong sa plano na ginagawa nila Leo, kaya naman inaantay nila na magising si Shi para makontakt nila sila Leo at ibalita na nalaman na ng mga executive sa Earth ang masamang mga plano nila. Sa kabila nito ay porsigido pa rin si Leo sa pagtatraidor, kaya balak niya na magpakawala ng missile papunta kay Hisamaru, nang biglang dumating doon si Joseph para tuliin sila. Patuloy na naglalakbay ang lahat ng crew para magkita-kita sa hilaga, samantalang sa Earth naman ay nakarating na rin ang mga terraformers, at lihim nila na sinasalakay ang mga tao. Bukod dito ay makikita na nagkaroon na rin ng bagong mga kapangyarihan ng mga terraformer na kagaya ng sa mga crew na nakalaban nila. At dito na nga nagtatapos ang buong Season 2. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo. At pakiabangan na rin po ang ating mga susunod pang mga series. I'm love you all, Mama Chup Chup.